Hey guys, good afternoon. So today is mabablog po tayo about a new normal education. So bali yung napili ko po is painting. So before that, bago po tayo magsisimula sa ating pagdodrawing or pagpipaint, is papakita ko po sa inyo yung mga materials that I needed for my painting. So tara, let's... So ito na po yun guys, yung mga materials na gagamitin natin para sa pagpipaint. So meron po tayong short band paper and medium watercolor. So ito po yung gagamitin ko ngayon para ipakita po sa inyo kung paano ko po ipipaint yung new normal in education. So watch and so ayan na po siya guys, nagko-color na po ako or naglalagay na po ako ng watercolor para sa akin painting. So ito po. Yan. So bali, hindi ko pa po siya natatapos. So mamaya-maya, ipapakita ko na po sa inyo ang aking naitapos na pagpipaint. So, ayan po. Ayan. After that, ipapakita ko po sa inyo at i-explain kung paano ko po siya naitapos. So, ayun po, natapos ko na pong gawin yung aking pagpipaint. And then ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan ng aking naipaint. So, ito po. Ayan po. As you can see po, it's all about a new normal education. So, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit or bakit ko ito naipaint or anong purpose nito. So, dahil po sa panibagong panahon ngayon, dahil po sa COVID-19, ay nagkaroon po tayo ng new normal in education. Kahit na anumang pagsubok na dumaan sa ating buhay, bagkus tinuloy natin yung ating pag-aaral. Dahil ang pag-aaral lamang po ang tanging yaman para maiaho natin ang ating pamilya sa kahirapan. So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po, isa estudyante po siya. Estudyante po yan lahat. As you can see po, ito po sa unang picture, ito, makikita niyo po ito. Meron po silang internet sa bahay, computer, kumpleto po sila sa gamit. Pero nahihirapan pa rin po. Sa tingin ko po, bakit tayo nahihirapan? Dahil naninibago tayo sa mga pangyayari ngayon. Pero wag po nating isipin na porkit nahihirapan tayo, is sumuko na tayo. No, hindi po yung solusyon para sumuko tayo sa buhay. Kahit anumang hirap na ating pinagdaanan sa ngayon, matuto tayong maging matapang para harapin ang anumang mga hamon sa ating buhay. Kasi sa pag-aaral, kahit anumang mga pagsubok or hirap na iyong pagdadaanan, wala pa rin yan kapag ikaw ay nakapagtapos, magiging maginhawa na ang iyong buhay. Ayan po, makikita niyo po sa kabilang picture na to or sa painting na ito, ang mga kabataan na nawawala ng gana na mag-aral. Bakit? Bakit maraming mga kabataan ang nawawalan ng ganang mag-aral? Simple lang po yan. Maraming po mga solusyon or maraming po mga kasagutan kung bakit mga kabataan nawawalan ng ganang pumasok or mag-aral. Dahil po, wala pong budget si nanay at si tatay para paaralin ang kanilang anak. Pangalawa po, is wala na po, nawalan po ng gana si mag-aaral na mag-aral pa. Pangatlo naman po ay hindi niya po kaya ang ganitong sitwasyon sa new normal education. Pero kahit ganun pa man po ay magsumika pa rin tayo para matupad natin ang ating mga minimithi sa buhay. Hinamon tayo ng panahon ngayon, pero subukan naman nating iahon ang ating kinabukasan upang sa ganun ay magkaroon tayo ng magandang kinabukasan pagdating ng tamang panahon. So, ayan po. Maraming mga kabataan sa ngayon ang nawawala ng pag-asang mag-aral. Bakit? Sapagkat marami tayong kabataan or estudyante na hihirapan. Pero sa tingin ko po, ang kahirapan po ay hindi po yung solusyon. Yes po, isa rin po ako mahirap na estudyante. Pero ginagawa ko po lahat ng aking makakaya para magawan ko po ng paraan kung paano ko ba haharapin ang ganitong pangyayari o ganitong panibagong nangyayari sa ating buhay. So,
sa pagpipend ko po na ito, ay nare-realize ko na although marami tayong kakayahan na gawin ang isang bagay, pero hindi natin nagagawa, gawin pa rin po natin. Kasi anuman mga pagsubok, suliranin sa buhay ang ating hinaharap, subukan nating tumayo at magsumikap. At naway sa pagpapaint ko na ito, ay meron po tayong nakuwang aral na huwag basta susuko sa buhay, mag-aral ng mabuti upang makamit ang magandang kinabukasan sa tamang panahon o sa darating na panahon.